Praise God! At bago po ang lahat, bago natin tawagin ang lingkod ng Diyos para sa umagang ito, nais ko pong ang lahat ay paalalahanan na tayo pong lahat ay makinig ng maigi. Amen? Huwag po natin sayangin ang oras na ito na may magandang mensahe ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang nais po ng Panginoon ay masagap natin ng buo at masagap natin ng tunay nga na nagmumula sa puso ng ating Panginoon, ang bawat salita, ang bawat mensahe na kanyang ibababa sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. Kaya ang lahat po, maging ang mga bata ay panatilihin po natin tahimik at nakikinig lamang po sila sa mensahe ng Diyos na buhay. Amen! Amen! Sapagkat sa oras pong ito, dakilang bagay po ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Bubuhos po ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ngunit bago po ang lahat, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita para sa umagang ito. Siya po ang Senior Minister at Founder ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Ito po ay isang church na non-sectarian full gospel at patuloy na namamayagpag sa bansang Pilipinas at sa buong panig ng daigdig. At siya rin po ang tagapagsalita sa ito ang sabi ng Panginoon, DWBL 1242 kHz, mapapakinggan po natin ito tuwing araw ng Lunes, 8:30 to 9:30 po ng gabi. Amen. At kung tayo po sa oras na ito ay nagbukas na ng puso at kaisipan para sa pakikinig sa magandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Dalawang kamay, yumuko at pumikit. At ating pong pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, mananasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Ricardo D. Carillo. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Focus po natin ang lubos ng ating puso at isip sa Diyos. Ibigay ko talaga natin ang the best para sa Panginoon. Limutin po muna natin ang lahat ng mga iniwan natin at ang masusunod pang mga pagliyari. Tanggalin na muna natin ang laman ng ating puso at isip para sa oras na ito. Sa ating Panginoon sa buhay. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng labi. Let your love surround me. Bring me near. Throw me to your
nakikita, is po natin ang ating dalawang kamay patungong naglangit, maglaglahan ng mga nakikinig saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng daigdig naroon ngayon. Panginoong Diyos, magpakilala ka nga po sa amin sa isang tunay at malalim ng kakilala. Hayaan niyo pong maranasan ka namin sa mga oras nito, isang buhay na karanasan. Magpatotoo ka, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawa ka ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Sagutin niyo po ang aming mga panalangin. Gumawa ka, O Diyos, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin malilimutan sa tanang buhay namin. Napatuloy na maglalapit sa amin sa iyo at magawa ang kalooban mo hanggang sa huling hilingan ng aming mga buhay. Lord, inaamin po namin ang lugar na ito'y hindi amin kundi iyo. Inaamin po namin ang gawain ito'y hindi amin kundi iyo. Kaya po, malayang gumalaw ang iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, have your way. Move in your own special way. Touch us, Lord. Change us, Lord. At gawin niyo po kami na mga hinirang mo, O Diyos, na hindi nakagaya ng dati. Salamat po, O Diyos, ang marami. At alam namin dahilan na ang ginawa niyo sa amin at dahilan pong mga bagay ang gagawin niyo pa sa amin. Sa oras pong ito, Ama, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. At ang bawal sa iyong magsabi ng Amen. Amen. Sabihin po natin. Okay. Ayan. Sabihin po natin, kailangan ko si Jesus. Kailangan nila si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Buksan po natin si John 15:4 and 5. John 15:4 and 5. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in me, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sabi po ni Jesucristo, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Kapag wala ang Panginoon sa ating mga buhay, wala tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos o hindi natin tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, ang buhay natin ay patungo sa impyerno. Ang ating mga kaluluwa ay patungo ng impyerno. Wala tayong kapayapaan. Ang ating mga buhay ay unfruitful and unproductive. At wala tayong mga pagpapala. Kaya kinakailangan talaga natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Makikita natin sa aklat ng Juan 21, samahan ko ninyo ako. John 21, beginning verse 1. After this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. And he revealed himself in this way. Simon, Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples who were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Si Apostle Peter po, pakisabi Apostle. Apostle. Si Apostle Peter po, si Apostle Peter po ay nagsabi po sa anim pang mga apostoles. Hindi po mga ordinaryong tao, mga apostoles po. At ang sabi po niya sa anim pang mga apostoles, hindi kayo at tayo ay mangista. At ang sabi naman ng ani, sige, sasama kami siya. At noong oras pong iyon, all night long sila po ay nangisda, pero wala po silang nahuli.
At masabi po natin, sino ba si Apostle Peter bago siya naging apostle? Siya po ay isang talagang bihasang mangingisda. Kasi sa kabila ng lahat na siya isang bihasang mangingisda, talaga niya kung paano mangingisda, wala po siyang nahuli. Amin po ba? Bakit po siya walang nahuli? Sapagkat siya po ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga anim na kasama, nakapa niya mga apostoles, ay wala rin nahuli sapagkat sila ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Kahit pala ikaw ay isang apostol, kapag wala ka sa gitna ng kalooban ng Panginoon, baliwala ang buhay mo. Kahit pala ikaw ang pinakamayaman na tao sa mundong ibabaw na ito, kapag wala ka sa gitna ng kalooban ng Panginoon, you are nothing. Kaya sila walang nahuli, hindi dahil sa sila ay hindi marunong manghuli at hindi nila alam kung paano makakahuli. At makikita natin bago na born again, bago naging apostle, si Apostle Peter, siya po ay isang talagang ang trabaho niya, talaga ay fisherman, mangingisda talaga siya. At ang mga oras na po iyon, wala po silang nahuli, wala siyang nahuli. Sabagat sila nga po ay wala sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng mensaheng ito ay tinatawagan po tayo ng Diyos na tayo po ay gumit na sa kalooban ng Diyos. Tanggapin natin. Ang pagtanggap ni Kristo bilang Lord and Savior ng ating mga buhay ay pagitna sa kalooban ng ating Panginoon. Pag hindi si Jesus ang Diyos, Panginoon, Savior ng ating buhay, at wala tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos, pag tayo ay namatay, impyerno ang ating pupuntahan. Si Fernando po Jr. ay napakayaman. Pero yung kanyang kayamanan, hindi niya nadala nung siya'y namatay. Amin po ba? At lahat ng kanyang karangalan na tamo ay hindi niya nadala nung siya'y namatay. At tanging ang Diyos at tanging si Fernando Poor Jr. ang nakakaalam kung nasaan si Fernando Poor Jr. ngayon. Alam natin na si Rudy Fernandez ay isang sikat na tao. Bago ako na born again ay isa yun sa hinangaan ko. Pero nung tinalo si Rudy Fernandez ng bisyo o ng cancer, yung kanyang kasikatan, yung kanyang katagumpayan, ay hindi niya nadala at walang kabuluhan. Mga minamahal, kailangan natin si Jesus. Sabi, kailangan ko si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Sabi ka ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi ng iba, ako, direkta ako sa Ama. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Ang mga reliyon at mga tagapagturo na dumirekta sa Ama ay hindi makakarating sa Ama. Sabagat ang sabi ng John 14:6, para ka makarating sa Ama, kinakailangan mong dumaan kay Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Kaya kinakailangan po ng buong Bulacan, ng buong Pilipinas, ng buong mundo, si Jesus. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Panginoon, walang ibang Diyos kung hindi si Jesus. Kinakailangan makilala ng lahat ng tao si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo ang manunubos, tagapagligtas, manggagamot. At wala ka nang hahanapin pa sa piling ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ang sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. Wala pong ibinigay na tagapagligtas ang Amang sumasalangit kung hindi ang Panginoong Jesus Kristo lamang. Walang papasok ng langit na hindi na born again. Walang papasok ng langit na hindi tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Kaya yung mga nag-aalatsyamba na gustong makapasok ng langit at hindi tumanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanilang mga buhay ay hindi ko papasok ng langit. Kaya kung nais natin pumasok ng langit, hindi natin kinakailangan ng alatsyamba. Kinakailangan makatiyak tayo. At ang katiyakan ay nasa Panginoong Jesus Kristo. Sige po, baka gusto niyong palakpakan ng Panginoon. Sabi nga ng John 8:36, if the Son of God sets you free, you shall be free indeed. Kapag ang anak ng Diyos si Kristo ay pinalaya ka, tunay nga malaya ka na. Sabagat sa mundong ibabaw na ito, ang tanging solusyon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus Kristo. Ang tao para maligtas kung kani-kanino tumatakbo. Ang tao para tumanggap ng himala, kagalingan kung kani-kanino tumatakbo.
Ang tao para managana, sumaya, bumuti ang buhay, bless, ma-promote, maging successful in life kung kani-kanino tumatakbo. Pero ang sinasabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa mundong ibabaw na ito para tayo maligtas, kundi ang pangalan ni Jesus Christ. Yeah. Kaya ang mga poyang ng Christ ay Christ-centered na yan. Amen. Merong Christ-centered life nung tayo ay di ba born again. Ang natuturo sa ating puso, yung sarili natin. Kung marahil yung salapi o yung kung sino-sino, marahil si Satan o ang mga bisyong kasalanan. Pero kapag ang isang tao ay naborn rin na, ang nakatrono sa puso niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Christ. Yes. Kaya kung meron silang mga damit at nakalagay Intel inside, di ba? Lagyan mo yung t-shirt mo, no? Statement, lagyan mo, Jesus inside. Amen. Ano sinasagot? Mukhang may ibang nakalagay dyan. So, anong sabi ng 1 John chapter 5, verse 11? Sabi ni Apostle John the Beloved, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayong nananampalataya kay Kristo Jesus, kayong pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon, meron na. No? Ang akala ng marami, akala ng mga hindi pa founded ng mga born again Christian, magkakaroon pa lang tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi, meron na tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, Luke 10:20, ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Kahit medyo yung pangalan mo hindi maganda ang tunog, magpasalamat ka na sa Diyos kapag nakasulat yan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Pero kahit gaano maganda ang pangalan mo, pero kapag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa kalangitan, walang kapuha, walang kabuluhan, impyerno ang punta. Amen po ba? Kaya ang mga totoong born again Christian hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mayroon na. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon ng power, may power na tayong. Amen po ba? Amen. Dahil si Jesus na nasa atin ay isang karunungan, isang kapangyarihan. Amen. Kung anong na kay Kristo Jesus na nasa Kanya na ang lahat, so ang kinakailangan lang natin ay pananampalataya. Paniniwala na kay Kristo ay matatagpuan ang lahat ng bagay. Maliwanag po ba mga minama? Sige na po, palakpakan natin ulit ang kaya kinakailangan ang lahat ng tao ay ma-born again. At kinakailangan bilisan natin na i-born again natin ng mabilis ang buong mundo. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, ang mundo ngayon ay pasama ng pasama. Sa Quezon City, mayroong pastor, di ko alam kung anong lasa yung pastor yun, nagkakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Nakikita natin yung mga nagagalap ngayon na hindi na tama. Ano po? Nang sabi nga ng banal na kasulatan, kapag nakita mo yung mga bagay na iyan, ibig sabihin ay malapit nang dumating ang Panginoong Hesus Kristo. Malapit na ang paghuhuhuli. Kaya kinakailangan po bago matapos ang ating buhay sa mundong ibabaw nito, siguraduhin natin si Kristo na ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating Panginoon. At kinakailangan tayo po bilang Kristiyano ay kinakailangan gumita sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit po hindi nakahuli sila Apostle Peter pati ang kanyang mga kasama ng isda? Sapagkat hindi naman kasi sila maging isda na. Sila ay dating mga mangingisda, pero ginawa na sila ni Lord na fishers of men. May tao pa po ba rito? Sila po ay hinirang na ng Panginoon para magligtas ng mga kaluluwa, maging mga lingkod at maging mga apostol. Bagaman sa ngayon, ang iglesia ay pinuhunahan ng kung sino-sino at pinapatakbo ng kung sino-sino. Pero kayo po ay aagri sa akin kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia. Pasahin po ninyo ang banal na kasulatan, apostol po ang pinuno ng church. Pasahin mo ninyo.
Makikita nyo sa aklat ng Mateo, ang Panginoon ay pumili ng 12 apostol para manguna sa church. Bagaman ngayon ang church ay pinumumunahan ng kung sino-sino, pero kung babalik ko tayo sa Biblia, kayo mag-aagal sa akin, never na nakita mo sa Bible na ang church ay pinumunahan ng kung sino-sino. Ang church po ay pinumunahan ng mga apostol. At ang church ay hindi pinumunahan ng mga apostol ay hindi ko makakarating sa kanyang destiny. Hindi ko makakarating sa kanyang high calling. Ang isang magaling na tagapagturo sa preparatory ay hindi ka kayang pag-graduate sa iyong sa kolehiyo. Amen po ba? Dahil kulang ang kanyang kaalaman. Ang isang magaling na guro sa elementarya ay hindi ka pwedeng pag-graduate sa college. Ang isang magaling na guro sa high school ay hindi ka kayang pag-graduate sa college. Only the college professors, di ba? Ang may kakayanan lamang na ikaw ay pag-graduate sa kolehiyo. Amen. Napalpawa po ba natin yun? Amen. Inuulit ko po, bagamat ang church ngayon ay pinamumunahan ng kung sino-sino. Pero kung pabalikan po natin ang banal na kasalanan, kayo po'y mag-aagree sa akin. Never po na ang church ay pinamunahan po ng kung sino-sino. Pinamunahan po yan ng mga apostoles. Pumili ang Lord ng 12 apostol. At pinamunahan po yan ni Peter, James, and John. At makikita po natin, muling pumasok pa ang mga apostol, Gawa 14:14. Si Apostle Paul and Apostle Barnabas. Acts 14:14, write it down. At kung babasahin mo sila Paul, sila Paul, sila Timothy, hindi sila mga pastor. Sila po yung mga apostoles. Assignment niya yan. Hindi ko nasasabihin kung anong versikulo. Hanapin ninyo. Amen. E tawa ko ba rito? Amen. Sabi ni Pastor Brian kanina, huwag daw matutulog kasi nabibidyo. May nabibidyo, mabibidyo yung tulog. Pero kung gusto nyong matulog, magpapalagay ako rito ng folding bed sa harapan at lalagyan kayo ng electric fan para masarap ang tulog ninyo. Sa ulitin ko pong muli, bagamat ang Diyos ngayon ay pinamumunahan ng kung sino-sino, pero kung babalikan mo ang banal na kasulatan at kayo po'y mag-aagri sa akin, ang iglesia po ay pinamumunahan po ng mga apostoles. Tama po ba? Amen! Ibagin ang mga church ngayon ay hindi napapangilangan ng mga apostoles. Eh kasi sila ang gustong mamumuna, yung mga hindi apostoles eh. At hindi sila pipili.